So welcome again mga boss sa ating YouTube channel. So ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking pinabulaklak na mangga. Ngayon ay nasa 22 days na ito. So kahapon pinabaunan ko na ito 21 days kasi marami na talaga na mga bulaklak niya na bumubuka na talaga. So kailangan ko na mag-advance ng pabaon para konti pa lang yung mamamatay ng mga pollinator natin. Ayaw ko kasi na magpabaon ako na marami na siyang pollinator kasi sayang naman. Gusto ko talaga na mabilis na mag-develop yung mga protsitia kasi marami pollinator na dumadapo mula 22 days hanggang mga 28 days. So kailangan ma-proteksyonan mga pollinator natin. Kaya 21 days pa lang nagpapabaon na ako. So itong itsura ng mangga natin, oh. Yan, marami itong mga boss. So ang area ko medyo nasa taas ito, oh. Yan, makita nyo yan. So bundok po ito. May mga tanim na mga mais. Ayan, oh. Yan, may mga mais. Tapos yan ang mga puno na pinabulaklak ko. Ikutin natin ito mga boss. Ito. Yan. Ito, papuntahan natin ang isang puno. Oh. Yan. Maraming bulaklak yan mga boss. 22 days pa lang ito ngayon pero pinabaunan ko na siya kahapon. Ito. Yan. So makita nyo mga boss, 'di ba? May naka-open na ng mga bulaklak niya. Yan. So mabango na siya ngayon. Mabango. So pag lumabas ng sikat ng araw mamaya, sigurado marami na itong mga pollinator na mga bubuyog at saka mga langaw. Ano, dito tayo titingin sa dito natin titingnan sa malayo, medyo malayo. Ito pang isa, oh. Yan. Oh, ito pa yung iba. Oh. Yan. Yan ang ating mangga na pinabunga. Pinabulaklak pa lang kasi wala pa siyang bunga. So sana makalusot ito. So ginamit ko pala dito mga boss ay alika at ortiba lang tsaka ano, cypermethrin. Oh, kita nyo yung haba. Tapos nung 10 days siya mga boss, nag-apply ako ng fertilizer sa puno. Ito. Ang ganda ng labas talaga ng mga bulaklak niya mga boss. So hoping na makalusot po ito. Kasi ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko upang hindi po masayang ang mga pinaghirapan ko dito. Oh. Tapos ang ganda ng view dito mga boss. Oh. So, nakakatakot lang dito sa area na ito kasi pag umangin medyo malakas yung hangin dito sa taas. So nakakatakot kapag nagiging bunga na ito. Sa ngayon advantage mga boss kasi dahil medyo malakas-lakas ang hangin dito, ang nangyari konti yung mga insekto na pumupunta, hindi makapenetrate yung mga insekto na pwedeng sumira sa mangga natin. Oh, ito. Tingnan niyo mga boss. Ang dami, no? Yan. Paikot yan mga boss. 22 days ito mga boss ngayon. Tingnan natin. Malapitan, no? Yan, ang linis. Medyo maambon pa ngayon. Konti pa lang yung mga pollinator na nakikita ko. So, sigurado mamaya
Marami na ito. May mga langaw na ako nakita dito kanina. Ito, may bubuyog. May pollinator tayo. Mabango siya ngayon eh. Ito tayo sa medyo malayo. Yan, ang ganda. Yung pang iba. So medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog mga boss. Kasi dami talagang gawain. Saka mahirap talaga mag-video kapag nagtatrabaho. Wala talagang managhahawak ng cellphone para mag-video. Kaya ito na lang ginawa ko. Binidyohan ko na lang pinakita ko. So kahapon sayang hindi ko naman na ipakita kung paano kami nag-spray dito. Ito. So, ito lang. Yan. Tapos dun pa. May mga puno pa ako dyan. Yan ang mga boss. So makikita nyo mga boss, di ba malinis yung paligid. Yan. Ang linis ng paligid ng area ko, no. Pero first time ko ito na hinawakan mga boss, itong area na ito. First time. Nung pumasok kami dito, halos hindi talaga ito mapasokan ng tao. Napakasukal itong mga boss. Mga 7 months natin narabaho namin ito na upang maging malinis yung paligid. Kasi yung dating nag contractor dito sa mangga na ito, palagi silang failure kasi hindi sila naglinis sa paligid. Pabunga lang sila na pabunga. So yan, failure. May area ko dyan sa baba na iha-harvest na sa December 16. So marami siyang bunga mga boss. So ito, siguro mga February na naman ito. Yan oh. Yan. Oh, 'di ba? Ang ganda ng bulaklak natin at saka ang linis ng paligid. So isa 'yan sa mga requirements mga boss upang makapagpaluso tayo ng mga magandang mga bunga sa mangga natin. Kasi kami dito hindi kami nagbabalot mga boss. Wala kasing mga taga-balot dito eh. Hindi uso ang balot dito sa amin. Kaya kailangan malinis ang paligid at saka yung mga paghahanda natin sa mga gamot natin, kailangan sigurado talaga. Ayan o. Meet ko lang dito mga boss sa pabaon, alika at saka ortiba at saka isang klase ng cypermethrin na kingpin yung pangalan. Yan ang ginamit ko mga boss. Sa bunga dyan sa baba na i-harvest ko sa December 16, yan din ang ginamit ko nung pinabaunan ko. Marami dyan mga boss, maraming bunga. So siguro ipapakita ko na lang sa inyo mamaya sa huling part ng video na ito para makita nyo. Ngayon mga boss, nandito na tayo sa area na sinasabi ko na i-harvest ko sa December. Ito siya mga boss oh. I-reverse ko ang camera para makita nyo. Yan po mga boss, ang bunga. So, medyo konti lang mga boss kasi ano, hindi pa siya fully condition ang puno na ito. Bali, ginusto ko talaga na pabungahin siya upang sa December talaga meron akong may harvest kahit papano. So, hindi siya full gid ang pagbunga niya. Tapos wala tong balot mga boss. Ito. Yan. So, hindi talaga masiro mga boss. Meron mga tama-tama na mga ano, ng mga insekto. Pero marami naman siyang bunga mga boss. Oh. Yan. Wala kasi yung balot ito mga boss. Hindi kasi usong balot dito sa amin. Wala ang mga taga-balot. So, pero okay naman oh, makinis.
Di talaga masiro, mayroon talaga yung mga sira-sira ng mga insekto. Titingnan natin ng malapitan yung iba, yung makayala natin lapitan. So, maliit lang na puno ito mga boss. Tapos may malaki pa na puno dyan na maraming bunga. So, makinis naman siya. Hindi lang siya malaki kasi napakarami talaga ng bunga na lumabas eh. So, pupunta natin ng iba mga boss para makita nyo lang. Ito. So, titingnan natin parang konti no, pero palapitan natin marami ang bunga yan sa loob. Oh. Yan ang kanyang bunga. Ito pa oh. Oh, mga nagtago lang. Ito pa oh. Ito pa. Ayan. Ito. Titingnan natin parang konti lang mga boss. Pero pag nalapitan natin, maraming bunga. Pinis naman. Oh. Ito pa oh. Tapos ito pang isang puno na malaki oh. Maraming bunga yan mga boss, labas loob yan. Hindi lang talaga masyado makita sa camera eh. O diba makinis? Wala tayong balot dito mga boss. So ito yung harvest ko sa December 16. Oh, sa taas yan oh. Yan. So ito mga boss, itong puno na ito dito sa area na ito talaga oh. Kung may kikita nyo, masukal talaga ang area na ito dito. Kasi dyan sa kabila, oh, maraming mga kahoy, mga kawayan. Sukal talaga. Tapos sabi ng caretaker dito dati, yung dati na nag-spray dito, yung contractor dito, pagdating ng pag-harvest, napakakunti talaga na makukuha nila dito sa area na ito. So sa akin, blessing na talaga na nakapagpalabas ako dito ng ganito karami na bunga mga boss. Lagyan ko na ng pangtukod kasi abot na sa lupa yung bunga eh. Yan. Doon sa ilalim oh. Yan. So, inikot na natin mga boss. Itong puno na ito. O, diba? So, wala naman diferensya kahit hindi nakabalot. O. Kasi yung quality ng nakabalot at saka yung quality niya halos magkapareho naman. O. So, may mga marami rin tayo malalaki na mga bunga dito. Mataas yung puno na ito mga boss. Oh, labas loob yan mga bunga niya oh. Maraming bunga yan sa loob. Ito pa oh. Oh, ito. Yan. Yan sa lupa. Nilalagyan ko lang ito.
So makikita nyo mga boss, itong mga dahon niya, oh. Yan, oh. Hindi siya malinis. So para tandaan yan mga boss na marami talagang insekto dito dati. Oh, kita nyo. Yeah, maraming damage yung mga dahon. Ibig sabihin, prone talaga sa insekto ang lugar na ito dati. Itong ginawa namin, naglinis kami ng mabuti dito. Yan. Oh. So malaki naman mga boss, oh. Mm. Oh. Yan. Pa. May mga konti na mga damage. Hindi talaga 'yan ma avoid. Oh. So. Marami talaga mga boss ang bunga niya. Tapo sa taas. Paikot po ito mga boss, eh. Yung kanyang bunga. Labas loob. Wala sa ilalim hanggang sa taas. Ito pa yung isang puno mga boss, oh. Halos hindi ko na siguro mapakita. Iwan ko kung mapanood nyo pa to hanggang sa dulo. Diba? Hanggang sa taas to, mga boss, maraming bunga dyan sa taas. So hanggang dito na lang siguro mga boss ang video natin. Sa susunod magbibideo na ako kung mag-spray ako ulit kung may hahawak ng cellphone. Pero kung wala, iwan ko lang kung makabideo ako. Tingnan nyo mga boss, oh. Oh. Diba? Oh. Kabutas-butas yung mga dahon, oh. Yan, ibig sabihin, napakarami talagang insekto dito. Oh, pero tingnan nyo mga bunga natin, oh. Kinis, oh. Yan. Oh. Yan. So, blessing na talaga ito mga boss. Thank you, Lord.